Okay, magandang tanghali sa inyo lahat at tuloy-tuloy pa rin po yung ating programa, ang Radyo Kalusugan. At ngayon po ay live tayo at ating interviewin si Miss Jan ng San Pablo City. So hindi natin alam yung posisyon muna ni ano at siya na mismo mag-introduce sa kanyang sarili. At kanina ay nasaksiyan natin yung kanilang ginawang permahan o paglagday sa isang memorandum of understanding o agreement dito pa rin po sa pagitan ng IBS Media Group kasama po si Mr. Roy Bato at si Nestor, no, si Mr. Nestor Guzman. Well, Ma'am Jan, ano po yung position niyo muna rito sa ating lungsod? Yes, magandang umaga po sa lahat. Ako po si Miss Jan Bumagat. Ako po ang president at founder po ng San Pablo City Sports Federation. At the same time, I am the LGU Sports Development Officer ng San Pablo. Kanina po may pinirmahan kayong agreement between Mr. Guzman and Mr. Roy Bato. Yes po, I represented the San Pablo City Sports Federation kasi it is a tie-up between IBS, Sir Roy Bato, and the Sports Fed para po makatulong sa pagpo-promote po ng mga activities ng na i-hold ng federation for the benefits po ng mga local athletes natin. So ano po yung mga sports activities, yung malalaking event na asahan ng ating mga kababayan o asahan ng ating mga estudyante? Opo. Dito po kasi, of course, with the guidance po ng city mayor, directive po ng ating pamahalang panlunsod, katuwang po si Consi Ambo Amante at Boss Larry Amante, ay ngayon po kasi magsisimula na po kami ng grassroots program. So since ang city government po ay talaga naman wala naman sa part namin ang mga coaches, ang mga trainers, that is where the sports fed po papasok. Sila po ang, nasa kanila po kasi ang technicalities, ang officials, ang events. So ang mangyayari po in collaboration po with the LGU, of course sa office po ni Consi Ambo, ang committee chair ng sports namin, with the help po ng federation, ay magbibigay na po kami ng mga libreng training programs para sa mga kabataan ng lungsod. So ito po ang purpose namin para una, makakontribute po kami sa ating national government dun sa campaign nila na palakasin ang programa ng sports para from grassroots ay makapag-produce na tayo ng mga future athletes, future Olympians, no? And at the same manner po ay ganun na din po ang para makaiwas po ang mga kabataan sa iba't ibang klase ng bisyo. So we can offer options, hindi lang gaming. Kasi po ngayon talaga ang gaming world ang umaagaw sa ating mga kabataan. Excuse me. Pagdating po sa pag nakatutok na sila sa cellphone, nawawala na yung focus nila sa study, sa family, and hindi naman po sa masama ang gaming, kaya lang po ay talagang ang hirap i-control. Now, ang aming pong ginawa na ito, kung makakapag-offer kami ng options na libre, ay mas magiging maganda at makakatulong po sa ating mga kabataan. Ano po yung mga games na nakikita ninyo na maibibigay ninyo sa ating mga kabataan? Yung mga malaking games o kahit yung maliit? Yes po. So, of course, we have basketball clinics. We have Arnis, na yun po ang number one na ipupush namin as our talagang sentro ng programa namin. Kasi po kung matanong nyo po ito pong Arnis, hindi lang po namin ito ipopromote as sports program. Ito po ay itutulog din po namin, itutukod din po namin para sa peace and order programs ng mga barangay. Kasi po ang number one target beneficiaries po namin and clients for the trainings ay mga barangay tanod po natin. So ito yung mga main sports na... Opo, kasama pa po sir yung nakita nyo pong facility natin kanina.
table tennis, chess, lahat po ng i-offer namin ngayon ay libre po para sa mga kabataan. So ano naman po yung maibibigay na share ng ating pamahalaan dito sa Sampag? Of course, ang pamahalaan naman po talaga is all out ang support pagdating dyan. Kaya lang, problema naman po talaga ng hindi lang po ng San Pablo, ng buong Pilipinas na ang kakulangan sa pondo. So siguro, sa pagtutulong-tulong namin, we have enough naman kahit papano facilities. Siguro ang maitulong po ng pamahalaan is matulungan po ang Fed na makakuha po ng mga tutulong pa na ibang supporters na nasa pribado. Makapag-anyaya pa ng ilan pang mga sponsors, donors, para naman po maisakatuparan namin ang lahat. At saka sir, alam niyo po ang maganda dito sa San Pablo. Pagdating po sa sports, set aside po ang politika. Kasi lahat po nagkakatulong-tulong. Regardless po ng political affiliations, regardless po ng partido, makikita niyo po pag may event ang mga kabataan, andyan po ang suporta. Last word po para sa ating mga kababayan, sa mga magulang ng ating mga atleta. Ayan, para po sa mga magulang ng aming ng mga bata na sinusuportahan namin, patuloy niyo pong i-push ang mga kabataan sa sports. Kasi po dito, hindi lang po yung kanilang pangangatawan ang lalakas, kundi po yung kanilang sense ng pagiging makatao. Kasi po, ang sports ay hindi lang gawaing pampalakasan, but sports really builds character. So dito nyo po matututunan kung paano maging mga pagkaibigan, sumunod sa rules, and number one yung discipline. Maraming pong salamat, Miss Jan. Maraming salamat po sa inyo sa usapang sa Radyo Kalusugan, and sa mga viewers po natin, maraming pong salamat sa inyo lahat. Well, yan po inyong napakinggan si Ma'am Jan sa dito pa rin po siya sa Federation, Sports Federation po dito sa San Pablo City. Mula pa rin dito sa San Pablo City, ako naman si Jun Harion.